kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga pakiramdam po ninyo ay paborito kayo ng kamalasan? Or kaya po mga bossing ko ay nais nyo po na mas higit na maswerte po kayo? Ako po yung mag-share sa inyo mga bossing. Simple lang ito pero napaka-epektibo po nito mga bossing. Kayo po ba mga bossing ko ay nakagawa na ng mga pampaswerte? Ito po ba ito malab ka agad? Ako po yung may ipapayo sa inyo mga bossing. Para mabilis matupad ang mga kahilingan, ang gawin nyo po mga bossing ko ay magmumula sa puso ang inyong mga pag-wish mga bossing. At kung ano ang binubukan ng inyong pong bibig ay siya rin pong tinatakbo ng inyong isipan. May mga pagkakataon na hindi natutupad ang ating mga kahilingan dahil kung ano po yung binubukan ng inyong pong bibig ay iba naman ang tinatakbo ng inyong isipan at hindi nagmumula sa puso ang pag-wish. Masasabi ko lamang, baguhin po natin ang ating sistema. Dahil ako po dati-dati ganyan po ako mga bossing, lumilipad ang aking isipan pero iba naman ang binubukan ng aking pong bibig. Ngayon po mga bossing ang ginawa ko, nag-concentrate lang po ako mga bossing. Focus po ako sa aking mga wini-wish at nagmumula sa puso ang aking mga kahilingan. Halimbawa po'y ganito, kayo po'y humarap sa may silangan na hawak ang dalawang perasong ito. Ito po yung dahon ng laurel at ganoon din po mga bossing ko ang ating bawang. At pagkatapos, 6:30 or kaya po'y alas 7 at maglaan tayo ng ilang oras or minuto mga bossing ko hanggang alas 8 ng umaga kasi ibibilad pa po natin ito. Magwi-wish po kayo. Halimbawa, wala po kayong tahanan. Ang pinaka-importante ay tahanan. Sabihin po natin dito, magkaroon ako ng sarili kong bahay ng malaking tahanan. Ganun pa mga bossing. Kung ang wish po ninyo ay malaki, terrific ang mga wishes, terrific din ang pagkayod. Siyempre mga bossing, may mga pagkakataon na gusto nyo ay malaking bahay, pero ang pagkayod naman ay panakto lamang. Kaya kailangan mga bossing ko, depende sa mga pag-wish po ninyo ang inyong pagkayod. Pagka marami kayong mga pangarap, marami rin po ang kayod mga bossing. Baka sabihin po ninyo, eh bakit ganun, eh may pampaswerte pa ako. Aanin ko naman ang pampaswerte kung ako'y kakayod pa. May mga pagkakataon mga bossing ko na masipag ka naman. Lahat na ay ginawa ninyo pero parang lagi ka pa rin minamalas at hanggang pangarap lamang at hindi ito natutupad. Kaya sasabayan natin ang mga pampaswerte para kung ano man po mga kamalasan na darating sa inyo ay may pangharang kayo ng mga kamalasan. Kaya dyan papasok ang mga pampaswerte. Bukod pa sa panalangin sa Mahal na Panginoon. Taimtim na panalangin sa Mahal na Panginoon. Ngayon po mga bossing, yan po ay napagdaanan ko na yung mga ganyan sitwasyon. Kaya dinagdagan ko lang po ng pampaswerte sa aking pong buhay. At ako naman po ay nagulat sa dami ng mga swerteng dumating. Prove na maswerte. Kagaya po nang nabanggit ko nga po sa inyo, kailangan focus ka lamang at i-mindset nyo na kayo'y magiging matagumpay. May mga pagkakataon din na kayo mismo ang kumukontra sa inyo po mga pangarap na marami kayong mga baka-baka sa inyong isipan na baka hindi ito tumalab, baka hindi naman kayo yumaman, baka hindi naman matupad ang mga pangarap. Ang daming mga baka-baka, alisin po natin yung mga negang yan. Kaya i-mindset na po natin matapos natin itong gawin. Na simula na ito ng tagumpay sa buhay, matutupad ang lahat ang mga pangarap sa buhay. Kung kayo po'y naniniwala at nais nyo po itong gawin, kahit anong araw ay pwede nyo siyang gawin, basta ikaw po ay makakapag-focus ng panalangin. At sa umaga nyo lang po ito gagawin mga bossing. Ibilad ito sa sinag ng araw at pagkatapos, bitbitin kahit saan kayo magtungo. Ilagay sa isang pouch na kulay pula, gold or kaya po ay green. Or kaya po mga bossing ko ay kulay blue. Depende kung ano ang meron kayo. Huwag nyo na ipe-pressure ang inyong sarili. Baka mainis ka pa, sabihin nyo, paano yan? Wala akong ganito, wala akong ganyan. Kung anong meron na lang po kayo, mga bossing. Ngayon pa, mga bossing, kung kayo pinaniniwala, ay subukan nyo na po ito. Lagi nyo rin po palang pipisilin ang ating pong bawang. Baka kasi ang ating bawang ay malambot na, ibig sabihin, tuyo na po yan. Marami na yung mga nahigop na negatibong espiritu. Palitan nyo po lagi ng bagong bawang mga bossing. Basta matigas pa yung bawang, fresh pa po yan, pwede pa po yan. At nagtatagal naman po talaga ang bawang, matagal po yung matuyo mga bossing. Kung kayo po naniwala at dahil siya po itong gawin, ay siya mga bossing. Good luck po sa inyo po lahat!